What is up, YouTube? John Mark Pineda here, and I am photographer based from Philippines. And yeah, we are back again in creating contents for you. And right now we are talking about, of course, the legendary camera from Canon, which is a Canon 60D. And yeah, I have it right now. But of course, please roll the intro. Hoy na nga guys, we are back again for another video. So ngayon, pag-uusapan natin ang aking main camera. And of course, one and only camera ko lang naman siya. Ngayong taon na to, in 2021. But ang tanong, it is powerful pa rin ba ngayong 2021? Kasi ang alam ko, way back 2009 pa nilabas ang Canon 60D, and it almost 12 years. Tama ba? Almost 12 years na siyang nilabas sa merkado. And tignan natin at reviewin natin konti, okay? Pag-uusapan natin konti kung ano nga ba yung benefits niya ngayong 2021. At saka yung difference niya sa mga semi-professional din na mga camera ngayon, and of course sa mga professional din na mga DSLR ngayon. So yeah, kukunin ko na. So I have here my Canon 60D. So huwag niya napansinin yung aking lente. Nakakabit lang siya kasi ito rin yung go-to lens ko ngayon. So ito ang Canon 60D. So meron siyang 18MP CMOS sensor and full HD recording. And actually dito nagsimula ang video recording ng mga ng series nito. Kasi sa 50D wala pa ata. And 40D. 50D ba, pababa wala. Pero 60D pataas hanggang ngayon 90D, which is pinaka-latest ng series na to. Eh merong video. At mas maganda yung style of course ng iba. Kasi alam ko sa 80D touchscreen na. Pero flip screen naman din to. Ayan, flip screen siya. So mabigat siya actually kasi semi-professional na siya, and mabilis din ang ano niya, ang frame rates niya, which is 5.3, almost 5.3 frames per second pag nag-shoot ka. So if you are shooting street photography, sobrang maganda na siya at makaka-capture mo na yung photos ng sharp. And kung nakikita niyo naman sa mga future past videos ko, yung mga sample at saka sa Instagram ko yung mga shots, ito yung gamit ko kadalasan dahil ito lang din naman yung camera ko. Pero minsan kasi ginagamit ko yung phone ko ngayon, na which is pinapag-record ko. So powerful pa rin kaya itong camera na ito? And titignan natin yung ibang camera na pwede nating mapapag-usapan. Okay, simulan natin sa R series ng Canon ngayon. So sa Canon RP, Canon R3, bago labas ata, Canon R5. Sobrang gaan ata ng mga series nila na yon, ng R-Series. Pati yung mga lente nila. Pati sa Canon RP. Kasi alam ko, entry level ng full frame yon ng Canon. Based sa mga napanood ko, sobrang gaan nung ano nila. Pero hindi ko pa na-experience kasi ang R-Series eh. So, sobrang gaan ng mga ganun. So, kung i-compare mo dito, ito kasi ang bigat talaga. Sobra. Kung nawakan mo ng Canon 60D, mabigat siya. And yun nga lang, maganda yung grip niya. Yan, grip niya. So, mas malaki rin at ang body niya compare mo sa Canon RP series or R3, R5. Yes, mas malalaki siya. Pero ang pinagkaiba nila, syempre masangat ang R series kasi bago lang sila. And kung sa professionalism lang, mas maraming gumagamit ng R series ngayon ng mga professional compare sa legendary na Canon 60D. But ngayon, sa tingin ko, karamihan ng mga nagsisimula sa videography, ito ang ginagamit. Kasi yun nga, may flip screen siya and full HD recording na siya. So, kung magre-record ka ng mga wedding or nagta-travel ka lang for vlog, pwedeng-pwede to, lalo na kung papartneran mo ng
wide angle lens. Sobrang ganda niya actually. Yun nga lang, mabigat. Kasi pag i-ano mo siya, yung nakatapat sa'yo, mabigat. So, sa street photography naman, for me, napakaganda ng Canon 60D kasi hindi siya lightweight, pero yung bilis at yung capability niya sa street, sobrang ganda. And kung i-compare ko siya sa dati kong DSLR, which is the Nikon D3100, entry level lang yun. Kung i-compare ko siya dito, syempre malaki, malaki, sobrang laki kasi sobrang laki na ng in-upgrade mo. Kahit na 18 megapixels lang to, parang Canon 1200D lang, which is entry level din ng Canon, pero kung i-compare mo siya dito, mas malaki yung sensor nito eh. So yun yung pinagkaiba ng semi-professional na itong legendary na to mismo compare mo sa Canon 1200D, 1100D, Canon 3000D, yung mga entry level. Kung i-compare mo siya sa ito, lalo na yung mga series nito, 50D, 40D, kahit na yung mga bababa, mas maganda yung capability nila sa photos. Okay, sa photos. And nung nagkaroon na ng video, which is the Canon 60D, na full HD na, sobrang ganda at linaw ng camera niya. Lalo na kung yung lente mo, sobrang crisp din, crisp and sharp din. Maganda yung makukuha mo dito. So, ayun, i-compare naman natin siya sa mga, yun nga, sinabi ko na kanina, sa DSLR na entry level, which is 1200D, 1100D. Actually, nung bibiling ko to, yung pinagbibilihan ko, 1200D or ito. Pero, yun nga, nagtanong ako sa mga paligid ko, of course. Sa mga expert din, pagdating sa DSLR, ito talaga yung sinuggest nila, Canon 60D. So, ngayon, medyo second hand na kasi siya, wala na siyang, ayan, wala na siya dito. And sa sensor niya, meron na siyang mga gasgas konti. Pero pag binili niyo to, yung ano talaga, yung sobrang ano pa, sabihin na natin, like niyo pa pag binili mo kahit second hand. Sobrang ganda nito, promise. Yung wala pang mga dents, wala pang mga ano. So, sobrang pogi. Sobrang pogi mo pag gamit mo tong Canon 60D. So, ayun. So, malaki yung sensor niya compare mo sa 1200D. And, kadalasan kasi ng mga legendary din sa photography and videography, ito ang ginagamit, Canon 60D. Lalo na sa wedding photography. Okay? Sa street naman, kung i-compare mo ang Canon 60D sa mga entry level, kung sagaan, mas magaan talaga ang mga entry level at mas magandang dalin kasi lightweight eh, parang mahawak lang din ang compact na camera kung i-compare mo dito. Okay, sa bilis, mas lamang of course ang 60D. Hindi ko lang kasi sure yung mga entry level kung ano yung frame rates nila, lalo na sa 1200D. Pero kung i-compare mo to sa gear mo, kunyari ang hawak mo ngayon is 1200D, tapos bumili ka ng Canon 60D, kung i-compare mo, sobrang laki ng diferensya, promise. Okay, so flip screen, and sobrang dali lang din yung dial niya, ang daling itindihin. So sa akin lang kasi medyo fade na kasi nga luma na rin siya, pero pag binili nyo to ng bago, sobrang ganda. Okay, kung i-compare mo sa 1DX, hindi, of course, kung i-compare mo sa mga professional na camera, like full frame, Canon 1DX, Canon 5D, mga full frame yun eh. Iba talagang sa technicality, iba, ibang iba. So, ayun na nga guys. We are done with this video, but of course, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi mahalaga ang gear. Lalo na kung nagsisimula ka as a photographer, startup ka pa lang as a street photographer, travel photographer, documentary, or if, kahit na event pa yan, wedding, wildlife, kung ano man yung genre na pinapasukan mo, it is, hindi siya importante yung pinaka-body ng camera mo. Mas magandang mag-invest ka sa lente.
okay? Kaya ako kahit papano yung 60D ko, para sa akin, powerful pa rin siya sa 2021 and marami pa rin ang gumagamit nito, although marami nang nag-upgrade sa 80D, 90D. Of course, kung may pambili na, bumili kayo ng ganun. Pero kung wala pa naman, enjoy your gear. Yan yung gamitin nyo and of course, maximize it kasi yun yung pinaka-importante. Pag minaximize mo yung gear mo, lahat ng techniques na pwede mong magawa sa photography, pwedeng-pwede nyo magawa. Lalo na kung sobrang ganda ng lente nyo. Sa akin kasi, ang lente ko ngayon, meron akong wide, which is the 28-105. Wide siya sa akin kasi meron ako dati 50mm. Hindi siya wide pa. Prime yun eh. So, yung 28mm, medyo wide na sa akin. And then, meron din akong 75-300. Hindi siya ganang paganda. But of course, hindi naman talaga importante ang gear. So, ang final answer ko, lahat ng gear ngayong 2021, kung meron man kayo ngayon, kahit na sobrang tanda na niya, camera na yan, 12 years, 13 years, hanggat meron kayong DSLR, hanggat meron kayong gear na nagagamit for street photography, for wedding, for events, gamitin niyo yan at yan ang magsasabi sa inyo kung kailan ba kayo mag-upgrade. Okay? So yeah, that is it for today and I hope that nagustuhan yung audio ko kasi bago yung audio ko. Ayan, no, check mic test. Ayan. Bago yan, ayan, nandito sa last. And yung ginagamit ko rin camera is Realme. So yeah, sana magandahan kayo sa quality ng video. Yun lang, keep safe. Ngayon, merong bagyo while doing this video. I hope that you are okay pagka in-upload ko na to. Yeah, keep safe guys.